Ika-24 ng Enero, Huwebes, ang paggunita kay San Francisco de Sales, obispo at pantas ng Iglesia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Lumayo si Jesus na kasama ang kanyang mga alagad papunta sa dagat. Maraming taga-Galilea ang sumunod sa kanya. Mayroon din namang mga taong galing sa Judea at Jerusalem at sa Idumea at sa kabilang ibayo ng Jordan at sa Tiro at Sidon. Maraming marami ang nagpunta sa kanya nang mabalitaan nila ang lahat niyang ginagawa. Kaya tinagubili na niya ang kanyang mga alagad na ihanda ang isang bangka para sa kanya dahil maraming tao at baka nila siya maipit. Marami na siyang pinagaling kaya pilit siyang inaabot ng lahat ng may karamdaman para mahipo siya. Sinugod siya ng mga inaalia ng maruruming espiritu pagkakita sa kanya. Nagpapatira pa sila sa kanyang paanan at pasigaw nilang sinasabi, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Ngunit tinagubili na niya silang huwag siyang ibunyag. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, marami na siyang pinagaling kaya pilit siyang inaabot ng lahat ng may karamdaman para mahipo siya. Sa pamamagitan ng paghawak nila kay Jesus, marami sa mga taong may sakit ang gumaling, pero hindi sapat na mahawakan si Jesus ng pisikal. Kailangan din nilang hawakan siya ng may pananampalataya. Ito ang tunay na natatanging ugnaya ng tao kay Jesus na nagbubunga ng kagalingan sa may sakit. Sa ngayon, hindi na natin mahahawakan si Jesus sa pisikal na paraan katulad ng karanasan ng mga tao sa panahon niya. Ngunit maaari pa rin natin siyang hawakan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang ugnaya ng pananampalataya ang mahalaga kay Jesus. Ang pananampalataya ang siyang nagbubukas sa pagdaloy ng biyaya at kagalingan na mula kay Jesus. Kahit ngayon ay patuloy tayong nakakaranas ng pagpapagaling at pagkalas sa kapangyarihan ng masasama sa pamamagitan ng mga sakramentong itinatag ni Jesucristo. Pagsasagawa, ang mga sakramento ng Eukaristiya, kumpisal at pagpapahid ng langis ay mga sakramento ng pagpapagaling. Buong pagtitiwala mong lapitan at tanggapin ang mga biyayang dulot ng mga sakramentong ito.